Surprise! Welcome back, bro! Lelak. Hoy lang. Kabang ka ba? Kabang ka ba, bro? Tumis ka namin, pare. Hindi, maganda yung biro na! Sir! Ay, tutulong na nga lang ko ako sa taas habang nagmi-meeting pa si Ma'am Marian, di ba? Sir Ken, ang pilin nga ho niya, dalhin kita sa loob. Mapapagalitan ako dahil sa anyway. Ate, kainin ate, naasiwa ko. Huwag mo akong tawagin, Sir Ken. Ken na po. Kennedy, huwag ka na makulit. Hindi ka na empleyado dito, oo na, eredero ka na ng kumpanya. Sige na, kainin mo na yan. Sino po, sir? Sarap po yan. Miss Ali, nasan po si Grace? Eh, di nasa puso mo. Hindi na sa loob ng opisina. Maraming inaasikaso. Palabas na ninyo. Tayo na lang. Ikaw yung jawa, di ba? Oo. Ken, Sol, Robert McKinley. Kita na tayo nun. Andun din ako nung hinahanap ka nina Grace na botas. Grabe, Tol. Pinahilapan mo kami dun, ha? Di ba may gusto ko sa ate ko? Jawa pa naman pangalan mo, hindi ka man lang maka 3 points sa ate ko. Jawa! Grace! Hey, ma'am. Good afternoon po. Kamusta? Naku, pumatakpa na sa bahay. Sayang umalis kami nun eh. Oo, narinig ko kasi yung balita eh. Kung kailangan mo nung kausap, pwede ako kahit kailan. Kahit ngayon! Pwede ako! Paalis na kami ngayon. Hayaan mo next time. Pero okay lang ako. Huwag ka na magkala sa akin, ha? Salamat. Sandali lang. Hello, Clarice? Ha? Sige. Nay, nag-away na naman si Ram sa si Clarice. Okay lang mo ba puntahan ko siya? Oo, siyempre. Sige. Basta tawagan mo ako kung kailangan mo ako, ha? Oo, sige. Hello? Clarice, sige. Saan ba kayo ngayon? One of these days, dadaling ka namin sa isang exciting na lugar, bro. Just like the old days. Hindi pa rin kayo nagbabago. Ganun pa rin kayo. I'm reformed, bro. Engaged na ako. Excellent. Kay Thea, remember her? Thea? Si Thea yung ano? Sister ni Simon. Thea's not so little anymore, pa. Alam mo kung sino reformed? Etong si Trent. Wala na to! Nag-asawa na ako, bro. 4 pa lang yan, pero kung magsalita, parang 8 years old na. Ang cute niya. Yeah, she is. Si Francis ba? May balita kayo sa kanya? Last we heard, nasa rehab siya eh. Pangapot na niya, pare. Bro, pasensya ka na pala. Hindi ka na namin nadalong nung nandung ka pa. You know how it is. Ay, madami ninadad nun sa gulo. Ganun din yung families itong dalawa. Wala yun. Huwag kayo mag-alala, naiintindihan ko yun. Wala yun, kalimutan nyo na. Mrs. Nado? Kanino galing? May iba pa bang magpapadala ng bulak kasi dito? Ay, please. Para saan naman yan? Para sa tunog mo kay Ken. At sa kaso, kung tutusin mo, kulang pa nga ito eh. Okay ba ang December 23 sa'yo? Para hindi ka na makawala. Dahil hindi na kita pakakawala. Oo. Okay ka ba sa date na yan? Wala ka na talagang kawala sa mga kapatid ko pag nakita nila tong date na to. Talaga? Dito. Ayan. Oh, ito. Maganda ito. Tingnan natin.
Ayan, bagay na bagay sa'yo. Susukat mo yan, ha? Pipili pa ako. San libo? Ma'am Marian, mahal po ito. Alam niyo po, doon sa amin, 1,000. May t-shirt na ako noon, may pantalon, may sinturon, may sapatos, may medyas pa. Ang mahal naman ho nito, 1,000. Po tayo dito. Ay, alam mo, Ken, nagkakatalo lang yan sa material. Kaya siya mas mahal, kasi mas matibay siya, mas nagtatagal ito. At naman ho yung t-shirt ko, nung 1 taon ko pa lang naman binili yun. 50 pesos lang yun, nasusuot ko pa naman hanggang ngayon yun, ha. Ma'am, huwag na po tayo dito. Mahal, 1,000. Ayun po, sale, 50%. Doon na lang po tayo, mahal dyan. Kayo po ba si Vince Pantadilla? Yung nasa Manila po? Vince, ano? Magkano ito? Magkano ito? 50% off na po lang siya. Hindi ba muna pwedeng pag-usapan yan? Hindi kayo pwedeng laging ganito. May anak na kayo si Vince. Hindi pwedeng nag-aaway kayo lagi para kayong mga bata. Kasi ate, ayaw naman niya makinig eh. Ewan ko ba kasi ba't nagpakasal pa ako sa kanya? Eh, hindi naman talaga siya seryoso sa akin noon eh. May iba pa nga siyang nililigawan. Ang eng-eng ko. Nagpalasing-lasing. Nagpabola-bola. Ayun, 3 weeks later. Puntis. Pinanindigan ka ni Ram. Pinakasalan ka niya, di ba? Pinanindigan niya lang ako kasi may gusto siyang i-prove sa tatay niyo. Mahal mo ba siya? Pakatanga na ho ako. Ang dami ko nang sinacrifice. Minto na ho ako sa college. Napilitang magtrabaho sa bahay para bantayan si Vince. Inilayo ko na ho yung sarili ko sa mga pangarap ko. Sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa pamilya ko. Lahat ng yun, ginawa ko para sa kapatid niyo. Paano naman ho ako? Iniisip ko nga ho na sumunod na lang sa ate ko sa Cebu, sasama ko na si Vince. Papayag naman ho siguro si Ram, di ba? Kasi wala naman hong pakiyon. No, hindi pwede. Hindi kayo pwedeng pumunta ng Cebu, Clarice. Marian. Oh, hindi okay sa akin to. Nararamdaman po ng balat ko yung pagkamahal nitong polo na to eh. Ano ka ba, anak? Eh, ang ganda-ganda nga tingnan sa'yo eh. Eh, ano? Tamang-tama lang ang fit. Excuse me, di ba ito si Vince Fontanilla? OMG, pwede ma-picture? Pogi mo, thank you. Nga ho, bilhin na natin to. Mukhang okay naman pala. Bago bigla isip mo. Dahil sa mga yan, ano? Kung di ho, Mama Marian, studies first. Oh, siya. Sige. Sige. Bihis na. Oo, sige. Hello? Nay. Oh, sino kayo nagparamdam? Eh. At saka bakit kayo umalis? Di ba may usapan tayo? Kennedy, konting minuto na lang tong Andy ko. Mag-aaksaya pa ba tayo ng oras para magalit ka? Pwede bang sorry na, Balong? Kamusta kayo dyan? Ikaw nga dapat kong kinukumusta eh. Hindi ko na kailangan tanungin kung maayos ang trato nila sa'yo kasi alam kong oo. Ikaw ba maayos ba trato mo sa kanila? Sinusunod ko lang naman ho yung mga sinasabi nyo, Nay. Maayos ho ang trato ko sa kanila. Kailan ba kayo babalik dito? Hindi ko alam eh. Maayos naman ang trabaho ko dito sa Guimaras. Kumikita yung paggawaan ng tuyo ng Auntie Chona mo. Kumikita ako. Isa pa, talagang... Ang sariwa ng hangin dito sa East.
yan ilong ninyo. Hanap-hanap pa rin niya ng nabotas. Kakasakit lang kayo dyan sa linis ng hangin ng Gimaras, ano? Huwag kang ampiloso po. Nay, miss ko na po kayo, ah. Sige na, kailangan ko na magtrabaho. Teka, Nay, kailan po ba kayo pabalik dito? Pwedeng pumunta ng Cebu, Clarice. Eh, ate, pwede naman ako kayong bumisita doon kapag namimiss niya si Vince. Clarice, hindi pwede. Gusto mo bang lumaki si Vince na magkalayo ang parents niya? Trust me, hindi maganda yun iparana sa isang bata. Nabobore ka sa inyo, gusto mo lumabas ng bahay niyo, eh di magtrabaho ka sa labas. Yung hindi lang online. Paano naman hutong si Vince? Sa Little Hugs. Naghahanap ako ng executive assistant. Pwede ka, Clarice. Pwede ka magkapag-ipon para sa sarili mo, para kay Vince. Tapos, pwede mo pong dalhin yung pamangkin ko sa akin nung lagi. I'm sure maraming tutulong sa'yo mag-alaga doon kay Vince. Hindi mo na kailangan pumunta ng Cebu, di ba? Ilang minuto pa lang na plano mo na yung buhay ko, Ate Grace. I'm fine, bro. Just making sure you're safe, man. Ingat ka dyan. Sa bachelor's party ko, huwag kang mawawala. Kikidnapin kita. Sige na, sige na. Thank you. Christian! Clarice, mahal mo silang, di ba? Pwede niyo pang ayusin to, Clarice. Pwede na ho ba akong mag-start agad? Oo, pwedeng-pwede. Alam mo, Ate Grace, napakaswerte ng pamilya mo sa'yo. Kasi wala ka namang ibang inisip, kundi sila. Lahat ng gusto, ikaw laging nandyan para umayos. Ang boring ko na ba? Oh my God, boring ba ako? Kasi sabi nila na ni Dolores, oo daw. Lahat sila yun yung sinasabi nila. Kasi palagi na lang daw ako pamilya, palagi na lang daw akong walang oras para sa sarili ko. Pero yun yung gusto ko eh. Naku, masaya. Ano pang hahanapin ko, di ba? Boring nga ako? Oh my God, boring nga ako. Hindi ka boring. Seryoso. Seryoso? Mm. Talaga? Seryoso lang. Mm, seryoso. Naalala ko lang kasi yung mga huling duty ko sa bilibid. Umuurong ang buntot mo nun. Dahil sa lahat ng presong nakilala ko, ikaw ang parang ayaw lumabas. Hindi ko kasi alam kung makakapag-adjust pa ako pag lumabas ako. Oh, bakit? Ngayon ba?
Nakasama ko kanina yung mga dati kong barkada. Yung isa, nagkakasal na. Yung isa naman, proud na proud dun sa anak niya. Pakiramdam ko kasi talaga, huminto yung buhay ko eh. Siguro kung hindi ako nakulong, baka pareho ko na ho sila. Alam niya, mga Eli, hindi ko talaga alam kung deserving ba talaga ako sa second chance na to. Pero nandito na ako, di ba? Aangkinin ko na. Wala na akong pakialam kung sabihan nila ako na selfish. Hindi lahat ng tao, yun ang iniisip, Christian. Nakagawa ka ng mali noon. Pero 12 taong kang nakulong sa isang kasalanang hindi mo namang ginawa. Kaya kung meron mang may karapatang makapagsimula ng panibago, ikaw yun. It's going to be Sumaginsing's arraignment the next day. Are we still sticking to the not guilty plea? Mukhang wala nang lusot to eh. I think may nakikita si Attorney Fontanilla sa kaso para i-push niya pa rin ang not guilty plea. Hindi nga lang natin mahanap. Ayoko mapahiya when we discuss this with him. Yeah, no, I think kailangan nating aralin ulit yung angulo na self-defense. Ram, we already did. Mahirap patunayan. I mean, walang nakakita sa pagsaksak. Hindi ba kayo nagtataka? Factory yun, walang nakakita? Walang nakakita o may nakakita, pero takot magsalita. Ram, ilang beses na namin nakausap yung ibang factory workers. Eh, subukan natin ulit. We already did. Bakit ba ang hirap niyo makinig sa akin? Hindi niyo ba nandito lang ako dahil tatay ko may-ari ng firm? Ma'am, naka-ready na po yung mga tauhan natin. Yung mga uniforme nila na magpapanggap na catering. Alas 2 sa madaling araw sila pinapupunta. Napaagaro po dahil darating si Mayor. Mayor Caspe? Malinis po ang record ng Mayor na yon. Hindi ko lang alam kung anong pakulo nitong sila Pineda eh. Kailangan maikas ng operation ngayon, SPO4. Posibleng ilipat nila ng location ng mga bata para hindi makita ni Mayor. Pumunta na kayo doon ngayon, bantayan yung mabuti yung lugar. Hintayin ko yung tawag niyo at susunod ako sa inyo doon. Sige na. Sige na. Ikaw pa ang mag-head ng operation na to, Tesnado? Sir. Ibalato mo na yan sa mga tao mo. Di ba, nagpasa ka na sa task ng accomplishment report mo? Iyahabol mo pa ba to? Masyado na nagmamagaling to, sir. Atat na siya para tumaas ang rango niya. Para manduan lang kami. Alam mo, naiinggit ka lang yata, Bernabe. Naiinggit? Iniwasan ko na nga yung CIDG Calabarzon. Hindi yon. Ang ibig kong sabihin, dahil ako, magsusuot ako ng traje de boda sa kasal ko at ikaw hindi. Tay, ilang beses na ako inihirita ng mga yan. Oh, hindi ba yan naman ang totoo kaya ka nandito sa akin? Bakit hindi mo tanggapin ang challenge at ipakita sa kanila kung gaano ka kagaling? Is this a bad time? The latest results of the focal group discussions. As expected, may epekto ang acquittal ni Christian Vergara sa mga boto mo. Hindi ka na nila nakikita na abogadong tutulong sa kanila. For one, despite your reputation as defender of the poor, natalo ang kaso ng mismong anak mo. Parang hindi ko gustong pumunta ng pinag-uusapan natin. Attorney Fontanilla, nakikita ka ng mga tao as a father, a family man.
Nung nawala ang anak ninyo, everyone mourned. And they celebrated nung nakita ninyo ang anak nyo. Kuhang-kuha nyo ang simpatya ng mga tao. Talagang makapamilya ang Pilipino, ha? Which brings me to a new angle for your campaign. Okay. Isasama na natin ang tatlong anak mo at si Marian. Kung gusto mong manalo. Think about it. Thank you. Kung ano man ang meron sa buhay mo, maging masaya ka na lang doon. Nakabalik na si Bunsoy. Lagyan mo naman ang oras ang sarili mo, ha? Ang boring ko na ba? Palagi na lang daw ang pamilya, palagi na lang daw akong walang oras para sa sarili ko. Pero yun yung gusto ko, eh. Doon ako masaya. Oh my God, boring na ba talaga ako? Boring ba ako? Boring ano ka ba? Hindi ka boring. Seryoso. Magkaiba yun. Fan naman ako, ah. Hello, Nay? Opo. Lobo. Lobo kayo dyan. Lobo. Miss, Lobo, miss. Ano? 20 pesos lang. Gusto po yung kulay red. Gusto po yung kulay red. 20 pesos, boy. Wala po ang pera eh. Dapat may 20 ka ba? Kasi pag wala kang 20, wala kang lobo. Wala kong pera po eh. Hmm, saan ka galing? Pabili lobo. Hmm, kakain muna tayo, ha? Okay. Edel. Pabili nga ako nung pulang lobo. 20 lang. Ito, salamat. Salamat, ha. Michael! Jason! Kunin mo to! Kilala kita! Kidnapper ka, di ba? Ikaw si Kristen. Kristen Vergara!